po mga minamahal, napadako po ako sa gawain na ito noong ako po ay 23 years old, mga minamahal. Ako po ay nag-aaral pa noon ng medisina, mga minamahal, dito po sa Metro Manila. At noong ako po ay nakakilala ay third year college of medicine po ako, mga minamahal. Bago yan, mga minamahal, ako po ay taga Sambales, mga minamahal, at ang mother ko po ay housewife at ang father ko ay nagtatrabaho sa Sambales Electric Cooperative, mga minamahal. At mahirap lang ang buhay, mga minamahal. Ang iyong abang lingkod ay nasubukan magsaka, mag-araro, mag-gapas, lahat po mga magbilad ng palay, magpandisal, mag-ice buko, mga minamahal, magbote, mga minamahal. Lahat po yan, mga minamahal, naranasan po ng inyong abang lingkod. Kaya nung ako po ay bata, mga minamahal, talagang sinabi ko parang ayaw ko, paglaki ko kakong ganyan, ayaw ko itong ganito, sabi ko, na mahirap lang. At ako po ay nagkataon, mga minamahal, nung ako po ay graduate ng high school, mga minamahal, nagkataon po na pinag-aral po ako ng aking tita, mga minamahal. At nung ako po ay second year college, mga minamahal, dito po ako sa Maynila nag-aral, ang aking tatay ay pumanaw, mga minamahal. At the age of 18, mga minamahal, 18 years old po ako, wala na po akong tatay, mga minamahal. Kaya nung time na yan, mga minamahal, apat po kami magkakapatid, ako po ang panganay, 9 years old po ang aming bunso, mga minamahal. Hindi po namin alam kung paano po kami makakasurvive, mga minamahal. Kaya napakaswerte ang mga bata ngayon, mga teenager, kapag kumpleto pa kayo, nandyan pa ang nanay at tatay nyo, kasi mayroon pang susuporta sa inyo, sa inyong pag-aaral at saka pangangailangan. Ako, mga minamahal, at the age of 18, kasama ko ang apat kong mga kapatid, mga minamahal, hindi po namin alam kung paano po kami makakasurvive, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, buti na lang, mga minamahal, ginamit ng mahal na Panginoon aking mga auntie, pinag-aral po kaming lahat, kahit wala po kaming kakayanan. Kaya talaga, mga minamahal, nag-aral po ako hanggang nakatapos po ako, mga minamahal, ng Bachelor of Science in Biology, mga minamahal, hanggang tinuloy ko pong mag-aral ng medisina. Nung time na yan, mga minamahal, nag-aaral na po ako ng medisina, akala ko, mawawala ng bisyo. Pero dahil nga lalayo ka sa iyong mga magulang, mga minamahal, wala pong magbabantay, wala pong magdidisiplina. Mag-isa ko lang po dito sa Metro Manila. Ang aking pamilya nasa probinsya. Kaya po lahat po ng layaw, nagawa ko lahat. Nagawa kong mag-inom, nagawa kong manigarilyo, pumunta sa mga mapupulang ilaw, pati magsyabo, mga minamahal, mag-drugs, mga minamahal, nasubukan ko po lahat. Kahit walang-wala ang pamilya mo. Kung minsan, mga minamahal, ang gagawin ko, sasabihin ko, bibili ako ng libro sa mga auntie ko, mga minamahal. Usually worth 8,000 ang mga libro ng mga nagdo-doktor. Pero mga minamahal, ang gagawin ko, bibili lang ako ng mga Xerox, mga minamahal, hindi yung original. So mga tipong 4,000 lang. So mayroon akong 4,000, mayroon akong pang-inom, mga minamahal. Kaya nung time na yan, mga minamahal, sabi ko sa aking sarili, sabi ko, mahal na Panginoon, sabi kasi ng nanay ko, pag lasing ako doon sa probinsya namin, sabi niya, o ikaw, magdo-doktor ka na, tapos puro ka pa inom ng inom. Sinong magtitiwala sa'yo kung ganyan ang ugali mo, lasinggero? Kaya sabi ko, napaisip ako, mga minamahal. Pero alam nyo kasi, mahirap pong magbago pag nandyan yung mga barkada mo. Pag nandyan yung barkada, mga minamahal, pag inom, inom yan, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, ako po ay nagdasal sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, ituro mo kung saan kita paglilingkuran. Dahil sabi ko, gusto ko pong magbago. Sabi kong ganyan. Kaya una, mga minamahal, nag-start na akong nagbasa ng Biblia. At ako po ay, nung mga unang buwan, mga minamahal, 1996, ako po ay una, uma-attend ako sa El Shaddai, mga minamahal. Every Saturday, nandyan po ako. Pero ganun pa rin, hindi ko pa rin nakuha yung aking kapayapaan, mga minamahal,
Kaya yan yung time na ako po ay nagdasal talaga. At minsan, mga minamahal, that was 1997, mga minamahal, ako po ay nanaginip, mga minamahal. At ako po ay nasa alapaap, mga minamahal. Puro ulap, mga minamahal. Tapos, may nakita po akong lalaki, mga minamahal, na nakabarong Tagalog. At itong lalaking ito, at pilit niyang inaabot yung aking kamay, mga minamahal. Nung nagpag-abot ang aming kamay nung lalaking ito sa aking panaginip, ako po ay nagising at sabi ko, sino kaya itong lalaking ito? Kaya mga minamahal, binaliwala ko lang yung panaginip ko na yon. Minsan ako po ay nagbukas ng television, mga minamahal. Nakita ko sa Channel 13 ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At yung napanaginipan ko, mga minamahal, yung panaginipan kong lalaki na nakabarong mga minamahal, yan po ang ating beloved Evangelist Wilde Estrada Almeida. Kaya po, mga minamahal, talagang hinanap ko po yan. Ako po naghanap ng gawain na ito sa Amoranto dahil Miyerkules po yan. Ako hinanap, mga minamahal. Miyerkules, ako po ay nakinig sa mga patotoo, mga minamahal, sa lahat ng pag-aawit, sa mga preaching, mga minamahal. At overnight po ako nagpa-bautismo, mga minamahal, sa Cuneta Astrodome na. Tinanggap ko, mga minamahal, ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo at ng lingkod. Very proud po akong maging born again. Kaya sabi ko sa mga klasiko, ako ay isang born again Christian na sabi ko, very proud. Sabi ganyan, saan ka napunta? Sabi kong ganyan, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit dyan ka nagpunta? Hindi mo ba alam na yan ay oneness? Ibig sabihin, mga minamahal, sinasabi nila na ang gawain nito ay wala sa katotohanan at ito ay kulto, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, sabing ganyan, tumingin ka rin sa ibang mga gawain, mag-try ka rin. So, bagaman ako po ay uma-attend na, mga minamahal, pinagmamasdan ko lahat ng kapatiran, lahat ng nagpapatotoo, kung talagang itong gawain na ito ay kulto, mga minamahal. Pero tinitingnan ko naman, mga minamahal, yung logo natin, nakalagay naman dyan, Jesus Miracle Crusade. Pag nakalagay doon sa kabila, Jesus saves. Dito sa kabila, Jesus heals, mga minamahal. Wala naman po tayong tinataas po dito na tao. Ang tinataas po natin dito ay ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Kaya ako po ay nagpatuloy at dito ko po, mga minamahal, nasaksihan yung mga himala, mga minamahal. Yung time na yan, mga minamahal, may mga kapatiran na pinagsasaksak, mga minamahal, na nakasurvive. Nandyan po, March kasi yon, mga minamahal. March 1997. Kaya ako po ay baguhan dati doon sa Cuneta Astrodome at talagang nakita ko, mga minamahal. Sabi ko, grabe ang himala pala. Ito rin yung time, mga minamahal, na ang ating beloved brother Melchor Harena ng Cagayan de Oro, ito ay dinisabog, mga minamahal, ng kanyang kapwa security guard, mga minamahal. At itong kapatiran na ito, mga minamahal, grabe ang himala. Hindi po talaga nagtagumpay yung shotgun, mga minamahal. Kung makikita nyo, sabi kong ganyan, grabe naman himala ito. Hindi magagawa ng tao ito. Kung wala po tayo sa katotohanan, mga minamahal, si beloved brother Jerry Murillo, binaril din ng 38, mga minamahal. Halos yung bala, mga minamahal, halos hindi po pumasok sa katawan niya, mga minamahal. Kaya grabe talagang himala. At saka talagang nagpatuloy po ako sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dahil alam niyo, mga minamahal, lalo na sa mga baguhan, kung tumingin po kayo sa inyong katabi, yung mga ama ng tahanan, mga lalaki dyan, nung wala pa po kami sa mahal na Panginoon, pag Sunday po, wala po kami dito. Dapat nasa barkada po kami. Dapat nasa sabungan po kami. Dapat nasa inuman po kami, mga minamahal, nung wala kami sa mahal na Panginoon. Pero ngayon, mga minamahal, wala na po yung mga bisyo. Wala na po yung pagiinom. Wala na po kami sa sabungan, mga minamahal. Nandito na po kami sa gawain ng mahal na Panginoon na naglilingkod. Mas minabuti na po namin kasama ang aming mga asawa at saka mga mahal sa buhay kaysa barkada, mga minamahal. Yan po ang
Sekreto talaga, mga minamahal, yung naglingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesu Kristo. Dumating yung pagkakataon, mga minamahal, na ako po ay nagkasakit. Nagkaroon po ako ng skin disease, mga minamahal, no ako ay nag-board review. Dahil alam nyo, nung ako po'y baguhan, gusto ko magkaroon din ng himala. Sabi ko, mahal na Panginoon, sila na ang mayroong major testimony. Ako wala. Ang mga kapatiran, pag kino-hold up sila, nagre-rebuke lang sila, talagang tumatakas yung mga hold upper. Sabi ko, mahal na Panginoon, gusto ko rin yan, sabi ko. Talagang, pero kung minsan, mga minamahal, nasa bus ako eh. Nasa bus kami, mga magbabarkada na naglilingkod. Sabi ko, nag-aantay kami ng hold upper talaga eh. Na-frozen namin eh. Pero minsan, hindi dumarating talaga. Lalo na kapag bagong fasting kami, mga minamahal, sabi namin, makita yung kung may hold upper dito, talagang titignan natin ang galing niya. Talagang grabe talaga. Pag ready yung Kristiyano, mga minamahal, walang mga pagsubok na dumarating, mga minamahal. Pag matindi yung pananalangin mo, mga minamahal, pag medyo naglaylo ka, dyan ka titirahin. Kaya ako noon, mga minamahal, ako po ay nagkasakit. 6 na buwan, nagkaroon po ako ng eksema. Buong katawan ko nagnanana, mga minamahal. Bilang nag-aaral ng medisina, mga minamahal, grabe talaga. Hindi po ako makatulog ng 6 na buwan. Inalagaan ko po yan. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw po ang nagpahintulot na magkaroon ako ng skin disease. Sabi ko, alam kong ikaw rin ang magpapagaling. Sinabi ko talaga, mga minamahal, after ng board exam ko, na 4 na araw, sabi ko, talagang ako ay pupunta ng San Fernando, Pampanga at mag-aayuno ako, kako. Talagang, mga minamahal, yung last day of board examination, ako po ay nagpunta. Ako po ay nagdasal, mga minamahal. Ako po ay nag-ayuno, mga minamahal. At, mga minamahal, habang nandun po ako sa San Fernando, Pampanga, nasa fasting area, mga minamahal, after 2 days, mga minamahal, may nag-text sa akin. Sabing ganyan, Romel, tignan mo yung Manila Bulletin. Doktor na tayo, sabi niyang ganyan. Pasado ka na sa licensure examination, kaya ako po ay nagpasalamat sa mahal na Panginoon. At hindi lang yan, mga minamahal. Nung ako po ay nakapasa ng board exam, nung ako po ay uuwi na, mga minamahal, kasi gusto kong isorpresa ang aking sarili kung talaga ang totoo ang mahal na Panginoon, kung totoo ang fasting, mga minamahal. Alam nyo, talagang himala sa himala. Yung 6 na buwan na nagnanana ang buong katawan ko, mga minamahal, ang katumbas fasting lang, mga minamahal. Noong ako po ay magbibihis na, pinagmasdan ko na, mga minamahal, ang aking katawan. Natuyo po lahat ng aking balat na nagnanana. At inisa-isa ko na lang pong pilit na tinanggal yung mga parang kaliskis ng isda, mga minamahal. Grabe talaga ang mahal na Panginoon. Instant po, binigay po yan ng kagalingan. Kaya sabi ko, grabe ang mahal na Panginoon. Dahil kung hindi, kung pupunta ka sa dermatologist, baka hindi pa, baka yung 1 week mo, 2 weeks mo, hindi pa gagaling, mga minamahal. Ito, mga minamahal, taimtiman pagdadasal lang, nasa 3 days ka lang, may instant healing ka na, mga minamahal. Grabe talaga, mga minamahal. Ay, salamat sa mahal na Panginoon. At hindi lang yon, mga minamahal. Noong ako po ay baguhan, yung mga barkada kong taga dito rin, sila po ang naggabay sa akin. Sila po yung nagtuturo sa akin. Bagaman parang doon sa grupo namin, ako yung pinakabata. Salamat sa mahal na Panginoon. May mga kapatiran na mas nauna, sila po yung naggabay sa akin. Sila po yung mga nagtuturo, mga minamahal, maliban sa mga preaching, mga manamahal. At ako po ay nag-fasting sa Villarunet, mga minamahal. Nag-fasting kami, mga minamahal. Grabe. Alas 6 pa lang, nagpupuri na doon sa pastoral house, mga minamahal. Hanggang alas 3 ng hapon, dire-direcho ang fasting. Paggabi, mga minamahal, dire-direcho pa rin ang pagpupuri. Pagpupuri, mga minamahal. Grabe, sabi kong ganyan, ito ba yung kulto, mga minamahal? Kayo, mga minamahal, pag may baguhan kayo, may pag-aalinlangan kayo, mga minamahal, wag na po kayong mag-aalinlangan.
Apo, sinasabi ko po sa inyo, noon mga minamahal, number one na piloso po ang inyong abang lingkod, mga minamahal. Mahirap pong maniwala ang mga doktor, mga minamahal, sa mga ganitong gawain, mga minamahal. Sinasabi ko sa inyo, laging kami, pag nag-isip kami, laging may ebidensya. Laging may evidence. May research, study dapat, may studies dapat, mga minamahal. Laging ganyan. Kaya sabi ko, ako magpapatuloy ako sa mahal na Panginoon. Hanggang nagpatuloy po ako, mga minamahal, naglingkod, pinagaling ako ng mahal na Panginoon. At hanggang ako po ay naging residency training, mga minamahal. Nung residency training po ako ng family medicine. At ako rin po ay nakapasa rin sa board exam ng family medicine, mga minamahal. As a matter of fact, mga minamahal, nung ako po ay nagre-residency training, si Sister Ancheta, pasyente ko. Nandiyan ba si Sister Ancheta? Ngayon? Wala siya. No? Diba? Nung last December, nakita kami ng ating kapatiran. Pasyente ko po siya nung ako po ay residente. Kasi nga po, lagi pong nasa hospital itong kapatiran na ito. Nung wala pa siya sa gawain, mga minamahal. Lagi siyang nandun sa hospital. Halos linggo-linggo nandun. Kaya nga tapos bigla siyang nawala. Alam nyo, sa emergency room, kapag yung mga pasyente namin na regular at biglang nawala yan, hindi na namin nakita yan ng isang buwan, dalawang buwan, tatlong buwan, nag-uusap na kami, siguro patay na yon. Ano? Sabi na, hindi niya nagpapakita eh. Mga minamahal, mga year 2005 siguro yan. 2005, 2006, nung naging pasyente ko yan, si Sister Ancheta. Nung last December, mga minamahal, nandito siya. Nagkita kami. Mga minamahal, nung nandito na ako, mga minamahal, dahil dati sa Peña Francia kami umaattend, nung nalaman namin na yung binangonan is nandito na siya, mas malapit na. Kaya dito na ako nag-a-attend, dito na kami nag-a-attend, mga minamahal. Siguro mga year, mga 2000, hindi ko na matandaan, 7, 8, 9, mga something like that, mga minamahal. Mga minamahal, nung time na yan, sa tagal na hindi kami nagkita ni Sister Ancheta, dito kami sa binangonan, nagkita, mga minamahal. Praise the Lord! Kaya nga nung kinumusta ko siya, nung nagpatotoo, nagulat ako . Nung last December, nagpatotoo siya. Anong sabi niya? 78 years old na ako, sabi niya. Samantalang, nung magkita kami, so mga nasa 2005, so malamang 18 years na, mga minamahal, nung nagkita kami. Mga minamahal, hindi na nagpapadoktor. Dito na lang siya umaattend. So ibig sabihin, in-extend pa ng ating pinakamamahal na Panginoon ng 18 years, mga minamahal, ang ating kapatiran. May ebidensya. Nandyan siya, mga minamahal. Kaya sabi ko, kaya pag nag-usap kami, sabi ko, pinagpala talaga sa lahat ng pinagpala ang kapatiran. At maraming mga kapatiran na naging pasyente namin, mga minamahal, kahit sa Zambales, may kapatiran tayo, vehicular accident. Almost comatose, pasyente namin. Hindi ako makilala sa CT scan, mga minamahal. Mayroong namuong dugo doon sa CT scan niya, mga minamahal. Umiiling-iling na lang kami kasi may kapatiran din na nurse doon. Umiiling kami, sabi ko, nako, delikado, baka hindi makasurvive ng ating beloved brother. No? Si beloved brother Eric Sumuno, mga minamahal, sa Zambales. Akala namin hindi siya makasurvive, mga minamahal. Nung discharge namin, may amnesia siya, mga minamahal. Wala na po siyang kilala. Ako, hindi niya ako kilala, kahit mga kapatiran. Kahit lahat, kahit mahal sa buhay, wala siyang kilala, mga minamahal. After 1 year, mga minamahal, kami ay nagkita doon sa Maribeles, anniversary ng Maribeles, mga minamahal, parang 2018 yata. Grabe talaga, nagulat ako, mga minamahal. Nagkita kami ng kapatiran. Malayo pa lang ako, sabi niya, beloved brother Romel, sabi niya ganyan. Nagkita kami. Sabi niya, bro, di ba dati may amnesia ako? Sabi niya, oo, may amnesia ka. Buti nakilala mo ako, kakong ganyan. Yan, pinagpala ako, bro. Kasi binalik ng mahal na Panginoon ang memorya ko, sabi niya ganyan.
Hindi na po yan nagpa-doktor, mga minamahal. Hindi na po yan nagpa-doktor sa neurologist or neurosurgeon para maoperahan. Hindi na po sila nagpa-opera, mga minamahal. Nag-pray na lang. Nagpa-back up prayer, mga minamahal. Kaya talagang grabe po ang himala, mga minamahal. 2015, mga minamahal, nagkaroon na naman po ako ng Bell's palsy. Na-paralyze po ang kanang bahagi ng mukha ko, mga minamahal. Kaya noon, bulol po ako magsalita, mga minamahal. Sabi ko sa mahal na Panginoon, bakit mo naman pinahintulutan na ma-paralyze yung kanang bahagi ng mata ko at saka mukha ko? Ako po ay ginagamit sa patotoo, kakong ganyan, sa mahal na Panginoon. Eh, hindi na po mauunawaan kapag bulol ako, sabi ko sa mahal na Panginoon. Pero sabi ko, talagang pinanindigan ko, nagpa-back up prayer po ako. Hindi po ako nagpa-CT scan, hindi na po ako nagpa-doktor sa neurologist, kung ano man, mga minamahal. Nagpa-back up prayer lang. Pray ng pray lang, mga minamahal. Hanggang alam nyo, mga after 2 to 3 weeks, bigla na pong nag-i-improve ang aking kanang bahagi ng pisngi ko. Hanggang 1 month, mga minamahal, binalik po ng mahal na Panginoon. Hanggang ngayon po, mga minamahal, magaling na po ako. Binalik po yung na-paralyze, binalik po ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung minsan, mga minamahal, pag pagmamasdan nyo yung mukha ko, medyo tabingi. Kasi yan po yung Bell's palsy ko. Kaya kung minsan, lagi po akong nakangiti para hindi halata na na-paralyze na yung kanang bahagi ng mukha ko, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon. Itong COVID, mga minamahal, 2 taon na po kaming nakikipaglaban po sa COVID. Dahil po ang iyong abang lingkod ay nasa emergency room, nasa triads. Nakita ko na po lahat ng mga COVID na pasyente. Lahat yung mga namamatay. Grabe talaga, mga minamahal. Kung napansin nyo yung unang buwan, mga minamahal, ang daming namatay na nurses, ang daming namatay na doktor, mga minamahal. Grabe. Talagang ang mga frontliners noon talagang takot na takot. Pero ang inyong abang lingkod, salamat sa ating mahal na Panginoon sa protection niya, mga minamahal. Ilan beses po ang inyong abang lingkod na na-expose sa COVID na yan, yung mga first 1 year, mga minamahal. Puro negative lahat yan pag nagpaswab ako, mga minamahal. Hanggang dumating ang Delta, mga minamahal. Ang Delta, last year po yan. Deadly po yan. Marami pong namatay dyan sa Delta. Mga August, September, October, mga minamahal. At ang iyong abang lingkod, dahil nga nung September, talagang pagod na po kami. Hindi na po namin alam kung saan namin dadalhin ang pasyente, mga minamahal, sa emergency room. Sa totoo lang, mga minamahal, kami, pag ang pasyente, mababa na po yung oxygen saturation niya, nasa 50, nasa 60. Yung oximeter, mga minamahal, alam nyo, madali lang yan eh. Ang normal ng oximeter, 95% pataas. Pag bumaba ka po dyan, delikado ka po dyan. Ibig sabihin, hindi na po maganda yung daloy ng oxygenation sa buong katawan natin. Kaya pag ganyan ang dumating sa, na pasyente sa emergency room, pinapa-x-ray namin. Pag pina-x-ray po namin yan, puro puti po yan. Grabe, alam na namin kung mamamatay ang pasyente. Baga kami, medically. Alam na namin, hindi pa nagsoswab yan, alam na po namin kung COVID yan, mga minamahal. Kasi talagang marami pong namatay. At mga minamahal, dahil sa pagod din po nung time na yan, talagang gusto ko na magpahinga talaga. Dahil po yan, pag yung 10 na swinab namin, 8 po positive yan. Mga 2 lang nagne-negative. Dinadala lahat yan sa COVID hospital. After that, mga patay na. Pila-pila ang mga namamatay, mga minamahal. Kaliwat-kanan sa hospital, kahit sa emergency room, mga minamahal. Ang iyong abang lingkod, tinamaan ng COVID noong September. At hindi lang yan, mga minamahal. Nung tinamaan ako, nung na-expose ako, umuwi ako ng Taytay. After na umuwi ako ng Taytay, umuwi ako ng Zambales. So after mga 5 days, mga minamahal, nilagnat na po ako. Sabay-sabay kami, mga minamahal. Sabay-sabay po kami. Nilagnat ako. Mamaya, nilagnat na yung anak ko. Naglagnatan na lahat sila dito sa Taytay. Hanggang sa Zambales, naglagnatan na lahat. 11 po kaming positive sa pamilya namin.
Zambales at saka sa Taytay, mga minamahal, 11. Tatlo ang senior citizen. Isang 78 years old, isang 76 years old, isang 74 years old. Doon po ako natatakot noon. Yung anak ko, tapos yung bunso ko, nilalagnat. Yung 11, sabay-sabay na nilagnat, mga minamahal. Grabe. Kaya kung wala ka sa mahal na Panginoon, aywan ko na lang, mga minamahal, kung hindi ka magne-nervyos talaga. Dahil no, alam natin, mga minamahal, karamihan, kapag matanda ang tinamaan, lalo na yung time ng Delta, mga minamahal, ay talagang may kalalagyan ka. Buti na lang, mga minamahal, kami ay naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Yung 11 na yan, wala pong na-hospital ni isa, mga minamahal. Hanggang home quarantine lang kaming lahat. Minsan nga ang aking anak eh, sabi ng misis ko, dahil nga 2 to 3 days naglagnat yan, suka ng suka yan, mga minamahal. Malayo ako, nasa isolation area ako. Video call lang kami. Nakikita ko talagang plakdang-plakda na yung anak ko. Sabi ng anak ko sa nanay niya, "Mami, hindi ko na kaya. Dalhin niyo na ako sa ospital." Biruin mo, mga minamahal, malayo ka sa pamilya mo tapos magpapadala yung anak mo. Kung minsan pag ganun ang sinabi niya, dadalhin mo na talaga sa ospital, di ba po ba? Kasi kukutsain ka pa ng kamag-anak mo niyan. Bakit hindi mo dinala? Mamamatay na yan, di ba? Pero talagang pinanindigan namin, mga minamahal. Hindi. Magpa-back up prayer tayo, lahat. Alam ng taga-binangonan yan. Kasi pagkwan, talagang nagsesend ako ng back up prayer. Sabi ko, hayaan nyo. In Jesus' name, bukas, wala nang lagnat yan. Mga minamahal, ganun lang. Bukas, huwag kayong mag-alala. Hanggang ngayon lang to gabi. Bukas, wala na yung lagnat. Talagang praise the Lord, mga minamahal. Pagdating ng mga day 3, wala nang lagnat. Hanggang kaming lahat, mga minamahal, wala na po kaming mga lagnat. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. 11 kayo sa pamilya na COVID, sabay-sabay. Lahat pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kaya, alam nyo, kapag nagka-COVID na po kayo, grabe na po ang natural immunity, mga minamahal. Mas mataas na po yung antibodies nyo, protection nyo, kaysa kung nagpabaksin kayo. So kung i-compare nyo between vaccination and nagka-COVID ka, ang maibibigay na antibodies mas mataas sa na-COVID, mga minamahal. Kasi mayroon tayong tinatawag na natural immunity. No? Ang problema lang sa COVID, kasi maraming strain. May alpha, may delta, may omicron. So, pwedeng, kung ilan yung strain yan, ilang beses ka pwede kang ma-COVID. Mga minamahal, kung 4 ang strain ng COVID, 4 na beses ka rin pwede kang ma-COVID. Ganyan, mga minamahal. Pero most likely, kapag nagkaroon ka, mas malaki yung chance na pro-protektahan ka na ng antibodies. Ibig sabihin, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, nag-produce din siya ng protection sa mga tao, mga minamahal. Kaya pag na-COVID ka, between nabakunahan, may tinatawag na natural immunity, ito yung na-infect ka, nagka-COVID ka, at mag-produce ka na ng antibodies. Mayroon naman tinatawag na vaccine-induced antibodies. Ibig sabihin, mag-produce ka ng antibodies sa pamamagitan ng bakuna. Pero kung minsan, after 6 to 8 months, babagsak na yung antibodies mo. Pag bumagsak yung antibodies, pwede kang magka-COVID ulit. Kaya magbibigay na naman sila ng booster. No? So, pag booster, after that, siguro after mga 6 months na naman, babagsak na naman yung antibodies mo, pwede ka ulit magka-COVID, mga minamahal, ulit. Kaya, itong dumating ang Omicron, mga minamahal, pagdating ng Omicron, itong January, mga minamahal, lahat na po, halos nakabooster na po lahat ng frontliner. Alam nyo po ba, lahat po ng nakabooster ay positive. Nagka-COVID pa rin, mga minamahal. Ibig sabihin, yung mga bakuna, hindi 100% na hindi ka na magkaka-COVID. Kasi doon sa ospital po namin eh, nung Omicron, mga minamahal, nakabakuna na po lahat yan. Nakabooster na yan. No? 20% ng empleyado namin positive, mga minamahal. Kahit nakabakuna po yan. Ngayon, yung mga nag
COVID na, nung September, mga minamahal, nung September, nung mga nag-COVID, ng Delta, mga minamahal, ni minsan, walang nag-COVID. Walang nag-COVID. Kagaya ko, nung September, na-COVID na ako, mga minamahal. Alam nyo, lahat ng na-COVID nung September, wala pong na-COVID nung Omicron. So, ibig sabihin, mas mataas ang protection kapag mayroong natural immunity ka. Yung nagkaroon ka na ng COVID. Kaya kayo, mga minamahal, kapag kayo nilagnat na kayo, inubo kayo, sinipon kayo, mga minamahal, itong mga nakaraan, magpasalamat kayo sa mahal na Panginoon. Dahil ibig sabihin, na COVID na kayo, may natural immunity na kayo, malamang-lamang, mahirapan na yung COVID na susunod na aapekto sa inyo. Kaya sabi nga, mga minamahal, mamatay, mabuhay, sa mahal na Panginoon tayo. Kaya ganun din, ma-COVID ka o hindi, sa mahal na Panginoon pa rin tayo, mga minamahal. Kaya nga sabi ng kapatid ko eh, noon, mga minamahal, minsan eh, sabi ko, bro, paano yan pag na-COVID ako? Alam nyo, sabi ng mahal na kapatid ko, bro, naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon. Either positive yan or negative yan, hindi magbabago ang pananampalataya natin. Kahit positive ka or negative ka, dahil kahit positive ka or negative ka, mas lalo pa natin pupurihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya, mga minamahal, salamat sa ating mahal na Panginoon sa 2 taon na protection po sa mga frontliner. At hindi lang yon sa mga kapatiran na nandito ngayon, tayo po ay nakasurvive sa pandemic, mga minamahal. Tayo po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Napakaswerte nga eh. Napakaswerte po natin. Bakit? Alam nyo po ba doon sa Katoliko, pag nagbibinyag sila at sa kakasal, ang unang rules nila, alam nyo po kung ano? Mawalang galang na po. Ang wala pong bakuna, pwede na pong lumabas. Bawal po, pag wala kang bakuna, bawal kang magsimba. Pinagbabawal nila mga minamahal, kaya kawawa yung mga unvaccinated. Dahil instead na magsisimba sila, hindi na sila makakapagsimba. Biruin nyo yun, mga minamahal. Kasi nag-anak ako ng kwan eh, binyag. Yung ba naman ang sinabi ng kwan? Bawal pumasok yung mga may discrimination. Bawal pumasok ang mga walang bakuna dito. Ay grabe. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil dito, mga minamahal, no? Talagang malaya po tayong naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen? Hanggang dito na lang siguro, mga minamahal. Sa susunod na lang, kasi 24 years na po ako naglilingkod sa mahal na Panginoon. Marami po talagang pagpapala, no? Kaya hanggang dito na lamang, ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo po lamang. Praise the Lord. Hallelujah.